Ang kapayapaan po ay minimithi ng bawat tao. In fact, peace is a universal and also a very personal desire. However, peace can remain elusive even to people who are already religiously active. In fact, sometimes it is their very religious activity that can take away their peace when they don't know which to prioritize. Ang patuloy pong paghahanap natin ng kapayapaan ay isang lifelong quest. But the Bible teaches us great ways to have peace. At yan pong ating pag-aaralan ngayon, a great way to peace. Isang dakila, malaking daan tungo sa kapayapaan. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo ay Diyos ng kapayapaan, ng katiwasayan. Nawa ay bigyan mo kami ngayon ng kapayapaan ng loob, ng puso, ng isip, at nang kami ay makapagtuon ng pansin sa inyo. At ganun din, Panginoon, nawa kayo'y kumilos, mangusap, kausapin niyo po kaming lahat at matanggap namin ang kapayapaan na gusto niyo naman at handang ipagkaloob sa amin. Turuan niyo kami, Lord, how to position ourselves in relation to you and in relation to your blessing so that we may enjoy a life of peace and so that we can be agents of peace. Speak to us, Father. Use your servant only as your instrument, but be the speaker. Continue to cleanse us, O God. Make us worthy of your presence because of your kindness to us, not because of our achievements. Cleanse us. Empower us. Speak to us. In the name of Jesus our Lord, we pray. A great way to peace. Sa Matthew 10, verses 26 to 28, meron po mga discussions about fear. But the following verses, verses 29 to 31, gives us insight how to have peace. Are not two sparrows sold for a penny? Yan po ang sabi ng Panginoong Jesus. Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your head are all numbered. So, don't be afraid. You are worth more than many sparrows. At awa, ang maikling katuruan na yan ay pagpalain ng Panginoon at maging source of great blessing to all of us. Now, what are the enemies of peace? Sa maikling katuruan po na yan ng Panginoon na napakadalas na natin narinig, paulit-ulit na nababasa, ano ang maaari nating madagdag pa na pagpapalang makukuha dyan? There are two great enemies of peace, and one of that is something big, like big fears. Malaking mga takot, o malaking takot kung nag-iisa man yon, o malaking maraming takot. At ang conclusion po na binibigay ng scripture, lalong-lalo ng mga katuroan ng Panginoong Jesus, is do not fear. Do not. Kung sinabing do not fear, it means that it is within your will to fear or not to fear, that you may choose to fear or not to fear. Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Habang ang original na kausap at tinutukoy dito'y hindi naman tayo at mga tao na nabuhay nung matagal na, hindi naman nagbabago ang Diyos. At ang ibinibigay niyang pagpapala noon ay maaari pa rin niyang ibigay ngayon. Ang mahalaga lang, ipwesto natin ang ating sarili kung paano nakapwesto yung mga taong pinagpala niya noon at makikita natin na hindi naman imposible na yung mga blessing na ibinigay sa kanila ay ibigay din sa atin. So one big enemy of peace is a big fear. Like, what is your fear in your life? Ano mga kinakatakutan natin na tuloy gumugulo sa ating isip, nagnanakaw ng ating tulog, ng ating kapayapaan, ng ating pamamahinga, at ginugulo tayo bagamat wala namang dinadawang mabuti at hindi naman nalulutas ang mga pinoproblema natin sa buhay. Pero may kakambal po yung something big na yan, and it is something small. Another enemy of peace is little trust. Ang mga tao ay may malaking takot at pagkatapos ay may maliit na pagtitiwala sa Diyos. Pag pinagsama mo ang dalawang ito, siguradong gulo. Siguradong gulo ng isip, gulo ng espiritu, siguradong magiging sleepless nights, troubled days, worried existence, little trust. So the main message of Matthew 10:29-31 is encouragement for people to have limitless trust in God. At yan po ang binibigay ng Panginoong Jesus sa solusyon sa ating mga takot. Hindi niya sinabing ibibigay ko lahat yung kailangan mo, ayan, nakaipo na sa iyong harapan. Palalakasin kita, payayamanin kita, bibigyan kita ng sa sandalan ng tutulong sa iyo. Ang sinabi niya, magtiwala ka. Tulad ng umaalingaw-ngaw sa Isaiah 41 verse 10, so, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi, ako naman ang kakampi mo, ako ang magtatanggol sa iyo, ako ang tutulong sa iyo, nandito ako lagi, anong dapat mong ipangamba? And Romans 10:11 echoes this, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Once more, Isaiah, verse 16 of chapter 28, so this is what the Sovereign Lord says, the one who trusts will never be dismayed.
Pero may condition po na naging napakalinaw sa James 1:6-8. But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. So nandyan po nakalinyang napakarami mga verses na nagsasabing magtiwala. Kaya ka naguguluhan, kaya ka naliligalig, ay dahil minamalaki mo ang iyong problema at minamaliit mo ang Diyos. Ganun lamang arithmetic ng lack of peace. Pinalaki ang problema, pinaliit ang Diyos, pinaliit ang pananalig, pinaliit ang mga pangako at ang magagawa ng Diyos. Sabi, hingi ka nang hingi ng kapayapaan, hindi ka naman naniniwalang tatanggapin mo nga yan, paano mo matatanggap? Because, really, it's in the mind. Pag sa iyong isip, desidido kang magkaroon ng kapayapaan at manalig, magkakaroon ka ng kapayapaan because many things happen in the mind. Let me substantiate that. Pag nagselos kayo, alam ba, mayroon kayong asawa, mahal sa buhay na malayo sa inyong piling, at nakaisip kayo na meron siyang kasama, meron siyang kalong-kalong, meron siyang kaulayaw, sa isip nyo pa lang yun, pero nagiinit na yung tenga ninyo at tumataas ang inyong presyon at galit na kayo. Pero ang totoo, wala naman pala siyang ginagawa. Pero dahil inisip nyo na, nangyari na doon, naging totoo na. Mas malalim at mas makapangyarihan na realidad yung nasa isip natin kaysa yung nangyayari sa ating harapan. Kasi kung minsan may nangyayari na nga sa harapan natin, aktual, pero dahil hindi natin pinansin, hindi naman tayo naapektuhan. Kaya kung minsan, naglakad ka ng naglakad doon sa isang madilim na daan, hindi mo kasi alam na maraming ahas doon, hindi ka naman talaga natuklaw at hindi ka naman natakot. Pero yung nag-i-imagine may ahas yata dito, baka may ahas dito, kahit wala, natakot na siya. Ang reality is what is inside your brain. So ano po ba ang nasa loob ng isip natin? Na ang Diyos ay makapangyarihan, maibigin at mapagtitiwalaan? O ang nasa loob ng isip natin ay yung mga pinoproblema natin sa buhay? Pag pinagsama nyo ang dalawang yon, sabi, paano kayo aasa na pagpapalain? Eh sa loob lang ng isip nyo, nalilito kayo, paano mangyayari na ang matatahimik ang inyong kalooban? Kaya napakahalaga po ng childlike faith. That's why the Lord Jesus said that the kingdom of heaven belongs to such as these, meaning the children, not because of their age, but because of their capacity to believe. Ang mga bata, pag sinabi mong, isang linggo, pupunta tayo sa mall, kahit gumuho ang mundo, nagkaroon ng tsunami, bumagyo, pumutok ang mga vulkan, sabi ng daddy, linggo na. Dahil naniniwala siya, sinabi mo, napupunta kayo sa mall, mangyayari dapat yun. Yun ang childlike faith. At yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon, yung hindi na masyadong nagpapakatalino, hindi na masyadong maraming mga iniisip sa buhay. Sinabi ng Diyos, tapos ang kwento, maniwala ka. Kasi kung hindi ka naman naniniwala, kahit mangyari yon, hindi ka pa rin magbe-benefit. Because your reality inside your mind is your reality. It's not what happens outside of your mind or it's not what happens around you, but it's your reality. Kaya yung mga may asawa na iniisip na pinagtataksilan sila ng asawa nila, sa totoo sa hindi, dahil iniisip na nila, nangangayayat na sila, namamroblema na, nagagalit na. Yun namang, pinagtataksilan na at walang kamalay-malay, sarap na sarap pa rin sa buhay, may gana, tahimik na tahimik. Kasi hindi niya alam. So what is reality? What is reality is what you know and believe in. That is your reality. At pwede nating piliin kung anong reality natin. Maniniwala ba ako sa salita ng Diyos o hindi? Pangahawakan ko ba kanyang mga pangako o hindi? Kaya kahit pareho kayo magkatabi dyan at lumilindol, yung nananalig sa Diyos, payapa. Yung hindi nananalig, nagugulo. Kahit nagaling kayo sa isang pamilya, pare-pareho kayong walang pera, yung nananalig sa Diyos, mas nakangiti kaysa doon sa hindi nananalig. So what is your reality? We must trust God unto peace. Is that enough to say, I trust God? Because when you trust God, you must have peace. So you trust God to the point of having peace because you trust enough. At ano po yung mga argumento na nakita natin sa scripture? As the Lord Himself said about the sparrows. Sabi niya, wala namang lumilipad ng mga sparrow na hindi alam ng Diyos na lumaglag pala yun o hindi pinayagan ng Diyos na malaglag mula sa himpapawid. So God cares for the birds. Sa culture kasi ng Israel, yung mga birds hindi considered na masyadong very special animal dyan. So silang ibinigay na example na ito nga, walang kwenta, hindi nyo pinapahalagahan, pero pinapahalagahan ng Diyos. Kaya ang sabi sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Kung ang mga ibon na hindi nagtatanim, hindi nag-agriculture, hindi nag-harvest, ayan at buhay pa. Subukan nyo na may inaalagaan kayong ibon, na hindi kayo makaalis dahil kailangan nyo lagyan ng tubig, lagyan nyo ng seeds, kailangan nyo i-protect siya ng isang hawla, hindi lang para huwag siya makalabas, kundi para huwag siya mapasok ng pusa, ng daga, ng mga malilikot na baka, at kung ano-ano. Subukan yung alagaan ng alagaan, namamatay pa rin. Pero hindi nyo ba naisip na yung mga ibon na lilipad-lipad lang dyan, hindi nyo naman inaalagaan bakit buhay? Kasi may ibang nag-aalaga doon eh. Inaalagaan sila ng Diyos.
at mas nagsusurvive pa nga sila kaysa mga inaalagaan natin. Tingnan yung mga hayop na itinitira sa zoo, nangangayayat, lalo sa mga zoo ng Pilipinas. Diba? Hindi mo alam kung yung bantay ng zoo o yung leon ang kumakain ng mga karne sa kalitan ng sweldo ng mga bantay. So, napapahamak pa sila dahil inalagaan ng tao. Gano'ng karami sa atin, mga kapatid, ang napapahamak dahil sa tao tayo nagpapaalaga. Dahil sa tao tayo yung maasa, bumubuo tayo ng mga pangarap sa paligid ng isang tao na pag ang taong yan ay nagkasakit o namatay o nagtaksil, guho ang buo nating pangarap. Magpapaalaga ka na rin lang, ba't di pa sa Diyos? Pero yung iba kasi, sa pagpapaalaga nga nila sa tao, kaya nalalayo pa sa Diyos. Lalo't kung ang nag-aalaga sa kanila, hindi naman marapat na yun ang mag-aalaga sa kanila, napapalayo pa tuloy. Para mga hayop na ilagaan sa zoo, napahamak pa tuloy, mabuti na lang iniwan na lang na ang kalikasan o ang Diyos ng kalikasan ang nag-aalaga sa kanila. Now, God cares for the birds, and very specifically in our reading, God cares for the sparrows. Interestingly, the sparrows are considered to be the cheapest of birds. Yan ang pinakamumurahing ibon sa Israel, tulad ng sa atin ay maya-maya. Diba, yung mga lilipad-lipad dyan, binabato-bato na dating national bird. Buti na lamang at nagising ang nag-iisip kung ano ng national leaf, national food, national ewan, pinalitan ng malaking eagle. Kasi yung binabato-bato mo sa mga pilapil na iilag-iilag, yun ang national bird. Buti na lang at napalitan because symbols can sometimes affect, no, the thinking of a people. So God cares, not only cares, but God cares individually for sparrows. Or God cares for sparrows in a very individualized way. Sabi niya, not one bird will fall from the air without God knowing it. And the conclusion was, you are more valuable than many sparrows. Kung ang isang sparrow, ang isang ibon, nahuhuni-huni, kakanta-kanta, na hindi pinapahalagahan kung minsan, ay pinapahalagahan ng Diyos, higit kang mas mahalaga sa higit na maraming mga sparrows pa. God cares for you infinitely more. At sinabi pa sa ating reading, God knows the number of your hair. Kung may tumubo, may nalagas, may tumubo, may nalagas, every day, alam ng Diyos ang latest count ng iyong buhok. And according to people who know, no? God counts, God numbers, God knows the condition of each strand of your hair. Ganun niya, kadetalyado na alam ang ating kalagayan. At sabi nila, ang average person, mahigit 100,000 strands ang buhok niya. Siyempre, meron diyang 20,000 na lang. No? Meron namang mahigit 100,000. Pero on the average, people have 100,000 strands of hair. At alam ng Diyos yun at any moment kung ilan ang latest count. Ano lang po yung conclusion na mula dito sa symbolic language na ito? That God knows your situation more than you do. Therefore, pwedeng ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay. Kaya tigil-tigilan yung mga panalangin na, Diyos ko, may sakit po ako sa Diyos. Alam ko yan. Diyos ko, ipo-hospital po ang nanay ko. Alam ko. Diyos ko, kailangan po namin ng pera. Matagal ko nang alam. Don't pray to inform God because God knows even the number of your hair. Kaya marami po tayong mga panalangin na walang katuturan. Yung pala, gusto mo lang i-inform yung katabi mo tungkol sa iyong prayer. Mag-pray tayo, sister, at pag nakayuko na kayo, Diyos ko, alam niyo pong kailangan namin ng pera. Humipo po kayo ng mga kapatiran na tutulong sa amin. Yung pala, nagpaparinig ka lang doon sa katabi mo, dinaan mo pa sa prayer, kaya tuloy lalong walang nangyari. So don't forget to inform God about your situation. If you like other people in your prayer group to know what you'll pray for, tell them about it before you pray. But don't use the prayer as a bulletin board because God knows your situation. And God is interested, God is involved in, and God is concerned with you. Kung sa ibon nga, interesado siya, sa tao pa ba? Kaya nung bumalik na naman siya sa isang simpleng-simpleng bagay na binabaliwala, Luke 12:28, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will He clothe you, O you of little faith? Ito pong pagtuturo na ito ay magkakambalang ginawa ng Panginoon na example, yung ibon na binabaliwala at yung damo binabaliwala. At yung daw damo, bagamat ngayon ay buhay at bukas ay lanta na, o kaya ay buhay ngayon at bukas ay sinigaan at ipinanggatong at ginamit sa ibang bagay, eh habang sa maiksing buhay niya ay dinadamitan ng Diyos ng magagandang kulay at bulaklak, ikaw pa kayang tao ang di niya damitan. Ikaw pa kaya ang hindi niya bigyan ng halaga. So pag pinagsama-sama po natin ito, ano ang dapat nating ma-develop? Is to trust God unto peace. It's not enough to say you trust God, but you ask yourself, does my trust bring about peace? Because if it doesn't, therefore you don't trust God enough. And knowing that can already be the beginning of the solution of our situation
Because we can even ask God to increase our faith. Even the disciples asked Jesus to increase their faith. Ang mahalaga lang, nalalaman natin kulang yung faith ko, Lord. Hindi tayo nagmamagaling na akala mo, alam na natin lahat at napakalakas na ating pananalig. Pero pag sinabi natin, Lord, increase our faith. I like to trust you more. Hindi naman tayo pwede magkaila, alam naman niya kung kulang ang pagtitiwala natin. Pero kailangan na hingin natin sa panalangin na dagdagan pa niya ang paniniwala natin sa kanya. Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Siya lang naman ang pwede natin pagtaguan, pagsumbungan, puntahan, pagkublihan. Wala nang iba. May mga taong pansamantalang na pagkakatiwalaan, naaasahan, pero hindi lahat ng panahon at hindi sa lahat ng pagkakataon. Psalm 31:14, But I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Napaka-loaded ng sentence na yan na you are my God. Kasi madalas sabihin natin, you are my God, pero totoo ba? Baka naman ang Diyos natin ay pera, ang Diyos natin ay tao, ang Diyos natin ay ating mga pangarap. Kasi pag sinabi mo, you are my God, ibig sabihin, sa iyo ko mananalig, sa iyo magmumula ang lahat ng katugunan sa aking mga pangangailangan. Pero madaling gawin ang Diyos na motif, dekorasyon ng buhay natin. Pero to make God, God, to understand the depth of that declaration that you are my God. Because anybody who can say that from the heart is a person who will have peace. When you say, you are my God. So Zechariah 4:6, So he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Bakit po maraming tao insecure? Bakit maraming tao ang ninenerbios? Because they think it is might and power that will give them security. And because they don't have it, or they don't have enough of it, and worse of all, if their enemies have a lot of it, then they'll be nervous. But the verse says, no, it's not by might, it's not by power. So even if you had it, you know you never have enough. So you'll still be insecure. All the more, if you don't have it, the more you'll be insecure. But when you know that it's not really what counts, but the Spirit of God, then having it or not having enough of it will never make you insecure. Then you can say, well, God is my strength. It is the Spirit of God. Pag nananalig tayo na lakas lang ng tao, kapangyarihan, strategy ang kailangan para magwagi lagi at maging secure, you will never be secure because there's always somebody else who is more powerful than you. And probably they are not even loving you, maybe they're even your enemies. So you will be afraid. Proverbs 11:28. Whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Here is another lie. Ano po kanina yung lie? That strength and power is what we need. The Bible says, no, it's the Spirit of God that you need. Another lie is that it is riches that will make you secure. It is riches that will give you peace. Diyos ko, kung meron lang po akong 1 million, tahimik na ang buhay ko. Kung meron lang po akong 5 million o 20 million, payapang-payapa na ako. Tanungin niyo yung mga meron yan kung payapa nga. So pag meron ka niyan, hindi ka pa rin payapa. Pag wala ka, lalo ka namang hindi payapa. So ano, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Yung sinasabi ng Biblia, na hindi dyan at hindi sa pagtitiwala niyan ka magkakaroon ng kapayapaan. Kundi sa pagiging maka-Diyos, sa pagiging matuwid, in being righteous, you will stand. It's not through this. Psalm 118 verse 8, It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. So what lie is being corrected here? That you are secure if there are people around you who will help you. So, ay, secure ako dahil marami kong anak. Kahit 10 ang anak nyo, kung minsan nasa abroad din lahat, pag natumba kayo dyan, wala din dadampot sa inyo. Madadampot ba kayo ng remittance? So, hindi na security ngayon yon. So, yung mag-aasawa ako para secure, hindi ako mag-isa pagtanda. Maraming iniiwan ang asawa. Kung hindi man iniwan dahil sumama sa iba, ay namatay bigla yung asawa nyo. Nag-iisa pa rin kayo. So sabi, pag ilalagay mo lang yung kaligayahan mo at yung sense of security mo dahil may tao dyan, eh hindi ka magkakaroon ng kapayapaan dahil una, kung ang husay-husay niyang tao na yan, gusto yung sungkitin ng iba. So wala ka nang gagawin kundi bantayan yan para huwag maagaw ng iba. O kaya, may tao nga dyan pero hindi naman maasahan, pabigat pa, di lalong gumulong buhay mo. O kaya may tao nga dyan, mahal na mahal ka, talagang ipagtatanggol ka, pero yun, biglang namatay. Wala rin. Kasi sabi niya, kung aasa ka lang sa tao, hindi ka talagang magkaka-peace. Hindi natin sinasabing baliwala yung kapangyarihan, yung kayamanan, yung tao. Up to a point, they can be very, very helpful. But if you would think that they are the answer to your longings, to your insecurity, and to your fears, we are wrong. Proverbs 28:26, He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe. So sasabihin ng iba, hindi nalang magtitiwala sa iba, sa sarili ko na lang. Ako na lang lahat. Pero sabi, isang malaking kabaliwan yan, dahil hindi ka naman laging malusog, hindi ka laging magaling, hindi ka laging tama. Paano ka aasa sa iyong sarili?
And these are the major sources of doubts. Walang tao sa paligid ko, doubtful tuloy kung magiging secure ako. Pero kung marami, doubtful din, can I maintain them? Can I keep them? Wala akong pera, dapat ako makaroon para ako masecure. Nung marami kang yung pera, everybody likes to ask for it and everybody likes to take it, lalo ka na insecure. Tingnan nyo yung mga maraming napabalitang nananalo sa mga loto, mga biglang yumaman, lalong gumulo. Sa bagay, kung magulo buhay mo't mahirap ka at maglulot mayaman, doon ako sa mayaman. No? Pareho rin lang gulo yan. Pero yung iba nagiging mitsa pa ng buhay nila tuloy. Kasi maraming tao, alam nyo, sanay maging mahirap dahil ipinanganak at lumaking mahirap. May practice. Pero hindi sanay maging mayaman. Kaya pag biglang nagkapera, lalong nagkakagulo-gulo ang buhay. Alam nyo yung pagkakaroon ng maraming pera, pinagpa-practice din dapat yan. Pag hindi ka sanay, naku, baka ma-allergy ka rin. Mahirap, pero allergy na, di bali na. No? Kaya lang, hindi ko mo nagkapera ka, okay na yon. Kasi ang pera is a very powerful energy. Parang bang iyan ay isang napakalakas na bull, o kaya ay buffalo, o kaya ay kabayo. Kailangan magaling kang magrenda para yung lakas niya ay pakinabangan mo. Mapapunta mo ang kabayo, kumahon, lumusong, kumaliwa, kumanan, huminto. Pero kung ang lakas-lakas ng kabayo at sasakay ka, tapos hindi mo control, hihahampas ka niyan, hihahagis ka niyan, at matatapakan ka pa. At ganun ang nangyayari sa mga taong hindi naman sanay maging katagumpay, sikat o mayaman, ay biglang tumagumpay o sumikat o yumaman, lalong nagkakawasak-wasak. So, mai-insecure ang mga tao. What is the major cause of fear? Trusting in wrong protectors, trusting in wrong saviors. Bakit yung iba sasabihin na, naku, pagka nakabili na ako ng mga insurance sa mga anak ko, taya pa ng buhay ko? Hindi na totoo yan. Kita nyo ngayon mga naghahabol ng mga educational plan, binawasan ang kinakaing karne linggo-linggo para lang makapaghulog niyan, tapos ngayon, ayan, naghahabol sa Tambol Mayor. Hindi lagi, naku, manag-ipon ka, okay ka, pero dahil hindi mo naman alam pareho ang mangyayari, mas mabuti na rin mag-ipon, pero hindi ko mo iniipon ka, secure ka na. Hindi ko mo, ang ginagawa mo ay yung iniisip ng marami na maganda ay tama na nga. Sabi sa Ecclesiastes 9:11, ni Solomon na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa. Alam niya, sabi niya, may naobserbahan din ako eh. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Siguro kung hindi si Solomon na nagsabi nito, gagirahin nyo pa eh. Buti na lang si Solomon at sinabi ng Diyos, pinakamarunong siya, so pwedeng pakinggan. Sabi niya, alam nyo, may naobserbahan pa akong isang kakatwa sa buhay ng tao. Hindi ko mo mabilis kang tumakbo, ikaw ang mananalo sa karera. Hindi ko mo ikaw ang malakas, ikaw ang mananalo sa giyera. At hindi ko mo marunong ka, ikaw ang pupuntahan ng pagkain. At ikaw ang magkakaroon ng mga kailangan mo sa buhay. At hindi ko mo napakahusay mo, ikaw ang yayaman. Marami dyan na walang kahusay-husay, yan ang mayayaman. Sabi dyan, marami dyan mga mangmang, sila ang maraming pagkain. At meron dyan na hindi marunong tumakbo, ano't nangyari siya pang nanalo sa karera? At may mga mahihina, nung magdigmaan, sila pa ang nanalo. Sabi niya, time and chance happen to them all. Anong paliwanag ni Solomon? Walang paliwanag dyan, yan ang sinabi niya. Sasabihin mo, bakit po sabi ng nanay ko noon, mag-aral kang mabuti para gumanda ang buhay mo? Lagi po akong honor. Pero yung classmate ko noon, na laging bulok tutorian, mayaman ngayon. At kinukuha ako ng empleyado. Pangako pa naman ng nanay mo, mag-aral kang mabuti para mataas ang grade mo, para gumanda ang buhay mo. Although dahil hindi mo naman alam kung saan ka mapupunta, mabuti nang increasean mo na yung posibilidad ng mapaayos ang buhay mo, mag-aral ka na at sundin mo. Pero hindi pa rin guarantee kahit lagi kang valedictorian. Karamihan nga, pag may mga reunion, nakita-kitaan dati magkaka-eskwela, yung mga bulok tutorian ng mayayaman. At yung mga honor-honor ay ang clerk sa City Hall. Although hindi man masama maging clerk, no? Pero hindi natupad ang mga inaasam. Sabi ni Solomon, walang paliwanag dyan. Talagang nangyayari sa buhay. So hindi ko mo ginagawa mo rin ang lahat ng tama, pwede ka na ma-secure. Although you increase the possibility that you might become secure. But even then, may X factor. Hindi naman churches na lahat nagde-design, dumami sila, bring one, bring ten, kung ano-ano mga ginagawang programa para dumami yung membro, dumadami nga eh. Di ba? Hindi naman lahat ng nagtatanim umaani ng kasing dami ng inaasahan nila. Hindi lahat ng nagsisikap ay may nararating. Pero ang sabi ni Solomon, time and chance happen to all. Ibig sabihin, kung gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makakapigil. At kung ayaw ka naman pagpalain, walang makakapilit. So gusto mong makatiyak-tiyak sa buhay, sa Diyos ka magpalapad ng papel.
sa Diyos ka lumapit. Diyos ang bigyan mo ng kasiyahan dahil walang makakapigil sa Kanya kung ibig Kanyang pagpalain. Pero yun ba ang ginagawa natin? Madalas, sinasakripisyo natin ang relasyon natin sa Diyos sa paghahabol ng pera, sa paghahabol ng kapangyarihan, sa paghahabol ng tao, sa paghahabol ng ating mga sariling minimiti sa buhay. Put your heart, put your life, put your spirit in God's hands dahil hindi Kanya pababayaan. Meron po ako isang paboritong illustration, nabasa ko lang kung saan, nalimutan ko na kung saan yun. Pag daw mayroong isang ibon na dumapo sa iyong bintana, nawasak-wasak ang pakpak, eh, dadamputin mo ba't dudurug-durugin mo, ah, dumapo ka dito, halika nga ibon ka, ganyan-ganyan mo, tatadyak-tadyakan mo yung ibon? Sabi, hindi naman. Di po ba? Gano'ng karami sa inyo, dumapo ang ibon, aalagaan nyo ng konti para gumaling, patingin nga ng kamay ninyo. Patingin, nasa na mga kamay nyo? Ang dami. Kasi yun ang normal. Kung tayong tao na makasalanan, tayong tao na marami na rin sinaktan, at maring sinadya pa, eh mag-aalaga ng isang ibong nagpapakukup. Ang tanong, hindi kaya tayo alagaan ng Diyos kung magpakukup tayo sa Kanya? So bakit tayo mag-aalinlanan? Pag sinabi niya, huwag mong gawin, di sundin. Pag sinabing tanggalin mo itong ganito sa iyong buhay ng mabayos, kasundin. Kasi walang mapapahamak sa pagsunod sa Diyos. Hindi naman gagawin ng Diyos na, aha, sumunod ka sa akin, labot ka. Ipapahamak kita. Imposible. So gusto po natin mawala ang mga pangamba natin sa buhay, magkaroon tayo ng peace. Just obey God. At huwag kayong mag-worry about the outcome. Huwag niyo sabihin, oh Diyos ko, sumusunod na ako sa iyong tatlong araw. O nasa na ang blessing? Huwag niyo siyang apurahin, huwag niyong madaliin. Hayaan niyo lang siya. Let God be God. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi, magtiwala ka ng ganap at huwag kang sa sarili mo ka maniwala. Kung ang karunungan mo kumukontra sa sinasabi ng Diyos, sa kanya-kanya maniwala at kalimutan mo yung karunungan mo na yan. Sabi, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sundin mo. Bakit gusto natin laging inaayos ang buhay natin? Kailangan ayusin ko ito, kailangan ayusin ko yun. Ayos tayo ng ayos, halimbawa sa buhay ng anak natin, buhay ng asawa natin. Yung meron tayong messianic complex na parang hindi naaandar ang mundo pag hindi tayo ang nagpaandar, mali na ang lahat pag hindi tayo ang nasunod. Pero ang tanong, kung nakaroon na kayo ng kalaban sa buhay, nagtataka kayo, hindi niya naman siya inaalagaan, bukas buhay pa rin. In fact, ikututuwa niyo sanang nawala na siya sa mundo. Kumisang gumagawa pa tayo ng masama laban sa ating kapwa, pero buhay pa rin. Hindi mo na nga inaalagaan, ginagawan mo ng masama, buhay pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi may Diyos na bumubuhay sa kanya. Yung mga nag-abroad, dahil sa pagtakas sa kahirapan, so, ay, salamat, nakatakas na ako, nakarating na ako kung saan-saan. Pag-uwi niyo sa inyong mga barangay, mas matataba pa sa inyo yung mga iniwan niyo noon. Mas malalaki pa ang tawanan, mas marami pa silang kasiyahan kumisang kaysa sa inyo. Nagtataka ka, tinakasan ko sila, ginawa ko na ang lahat para bumuti ang buhay ko, ang tagal-tagal ko silang iniwan, dapat sa laki ng difference ng income namin, at sa dami ng laki ng naging agwat ko sa kanila, dapat mga hamak at dusta at mga yagit na itong lahat. Pero pagbalik mo, ha, mas maganda pa cellphone nila kaysa sa'yo. Bakit? May Diyos ding nag-alaga dun eh. Kahit saan ka sumuot, nandun ang Diyos. Yung sobrang inilalagay sa kamay nila, ang ikabubuti nila, sometimes on the point of not trusting God anymore and being obsessed with things. These are the people that sometimes even miss the mark. And they miss the blessing. Kung yung ibon pinapakain, kung yung halaman dinadamitan, kung yung taong hindi nagsisikap, buhay pa rin, ikaw pa kaya na nagpapaka-Diyos? Ikaw pa kaya na magsisikap na magtitiwala at susunod sa Kanya? That is where peace is. Sa pagtitiwala at sa pagsunod. Isipin ninyo, ang buong Russia ay umaandar kahit wala kayo roon. Hindi naman kayo gobernador ng Hawaii, pero umaandar yung state na yon. Bakit? Because that's how God designed life to be. Life goes on. At sabi nga ng Jurassic Park, life finds a way. Kaya kahit isang buto, may inalagaan ka, tumubo. Pero isa, ihagis mo lang kung saan, tumutubo rin eh. Kasi merong Diyos. Umiinog ang planeta, kahit hindi mo ito itulak. Lumalakad ang panahon, kahit hindi mo paandarin. Sisikat ang araw, kahit hindi mo piliting itaas. Ang buhay ay aandar. So huwag nating sayangin ang ating lakas na i-manipulate ang buhay. Makiagos lang tayo sa speed, sa direction ng Panginoon, and you will enjoy life better. Let us not plague God. Huwag nating piliting baguhin ang ating kapwa. Ang Diyos nga eh. Hindi siya nagmamagic na baguhin ang tao.
Tapos tayo gusto mong baguhin ang asawa mo, baguhin ang anak mo, baguhin ang lahat. Kaya tuloy miserable ka. Tingnan mo ang sarili mo, kanong pwede mong baguhin because you have authority over yourself, but not over other people. Each one was given by God a distinct spirit that reports to God and to God alone. Kaya maraming taong miserable, pinoproblema ang hindi problema, pinapakialaman ang hindi dapat pakialaman, and in our strife to become perfect, we only become miserable. Sobrang nililinisan ng bahay. You know, a house must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Kung sobrang linis naman yan para ng ospital, nakakatiyak akong walang masaya dyan. Kaya higpit-higpit mo siguro. No? Hindi na makapagkalat ang tao, hindi na magamit ang magagandang plato, hindi na malukot ang magagandang punda. Dapat medyo lukot-lukot, ibig sabihin may humiga, may nag-enjoy. Mga batang hapon na ang lilinis pa, siguro ang sugit ng nanay nito. Hindi siguro ito pinagpiko, hindi pinagulong sa lupa, hindi nakahipo ng kung ano-ano. Ang linis-linis nga niya, pero naging bata pa siya. So also, children must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Relax and enjoy the journey. You don't have to be perfect, and besides, you cannot be. Pag may okasyon, naghanda na kayo, kahit kayo yung host, enjoy the party. Kasi kadalasan yung host hindi nag-enjoy because he wants to either please or to impress. Most of the time, they like to impress. That's why they cannot relax. Pag nagawa na po natin yung pinakakaya natin gawin, yun na, enjoyin nyo na, may maipintas sila, hayaan nyo, dahil kahit naman magpakamatay kayo na kaayos, may ipipintas pa rin ang tao. Many of our cares are needless. Many of our worries are needless. Kaya ang kasabihan, why worry when you can pray? Ang anak nyo, alauna na, wala pa ng bahay, hindi nyo alam kung nasaan, kahit kayo dyan, magtitiwarek, hindi nyo pa rin siya matutulungan. So matapos yung nagawa ang dapat nyo gawin, eh, itulong nyo yan, dahil wala rin naman kayong magagawa. Sabi nyo, madaling sabihin yan. O sige, madali, pero di ba, wala rin namang nagagawa yung nag-aalala. So, may Diyos. Kung kaya nating dalhin sa Diyos sa panalangin, ibigay natin sa Kanya. At pagkabigay natin sa Kanya, hayaan natin siya ang gumawa sapagkat siya ang Diyos. God is in control. Not one hair from your head will fall without His knowledge. Not one sparrow will fall from the sky without His permission. Colossians 1:17, He is before all things. And in Him, all things hold together. Peace is not in riches, not in strength, not in power, not even in health, not in control of the situation, but peace is in trusting God, that He cares and that He will do the right thing. Trusting God completely, unconditionally, after you have done what is humanly possible, after you have exerted your best effort, let God take over. Kaya sinabi, to children belong the kingdom of God, because they know how to trust. So let God be God, because the greater the trust, the greater the peace. Heavenly Father, we thank you that we can have peace because you are reliable. Salamat po, Panginoon, dahil napakarami namang katuruan sa Biblia na pwede naming pag-aralan at panghawakan. Ang question is not if we know your word, but the question of Father is if we let your word affect us. Ituro mo sa amin, Lord, na dalhin yung head knowledge namin pababa sa aming puso, sa aming buong pagkatao, at na magkaroon kami ng kapayapaan. Manalangin tayo, dinggin ang personal na mensahe ng Espiritu sa bawat isa.